Jackie Manaba, yes. Siya naman ang ating mga kapiling ngayon dahil ang unang bahagi ng NLEX-SLEX connector plano ng buksan bago magpasko. Ha? Yan ang report mula sa ating kasamahang si Jackie Manaba. Jackie, good morning! Karmina, sa mga motorista na manggagaling sa C3 Road sa Caloocan ay maaari nang dumaan hanggang Espanya, Manila bago magpasko. Yan ang target ng NLEX Corporation kung matutugunan agad ng DPWH yung issue ng right-of-way, particular na sa Antipolo Street sa Espanya. Ang mga sasakyan na pwedeng dumaan sa higit 5 kilometrong unang bahagi ng elevated expressway, yun nga, yung mula sa C3 hanggang Espanya, ay mga sasakyan class 1 hanggang class 3 o mga kotse at mga truck. Kaya ang resulta ay mababawasan ang mga dumadaan ng mga sasakyan mula Caloocan hanggang Maynila. Plano ring gawing libre ang toll, so walang babayarang toll sa unang buwan ng pagbubukas ng nasabing segment. Ayon naman sa DPWH ay 5% na lang ng right-of-way sa Espanya ang inaayos nila. Full force na rin sila sa pag-aasikaso sa right-of-way sa pangalawang segment ng NLEX Connector, o mula naman sa Espanya hanggang sa may PUP Santa Mesa, Manila na may habang 2.75 kilometers. Target naman itong mabuksan Pebrero ng susunod na taon. Kaya ngayon ay magsisimula ng bakbakin itong Magsaysay Bridge dito sa Maynila para maituloy ang segment 2 ng NLEX-SLEX Connector. Itong segment 1 at segment 2 ng NLEX Corporation ay idudugtong naman sa Skyway ng San Miguel Corporation, o yung sa SLEX Antipolo ito, banda. Alabang, not Antipolo, but Alabang. Kaya magiging kabuuan nitong NLEX-SLEX Connector ay 8 kilometrong haba mula sa C3 sa Caloocan City hanggang sa SLEX. At inaasahan na mapapaikli ang biyahe mula NLEX Balintawak hanggang SLEX Alabang sa 15 to 20 minutes na lang imbis na 2 oras. Nakalinya itong NLEX-SLEX Connector sa ruta ng PNR, pero siniguro ng DPWH na hindi maapektuhan ang operations ng PNR at target na matapos ito ng itong buong proyekto sa susunod na taon. Kanina itong ang second segment o yung Espanya hanggang Santa Mesa, Manila ay mararamdaman ng mga motorista dito sa Maynila dahil ito nga sisimulan ng bakbakin itong Magsaysay Bridge. Kung nakikita nyo sa aking likuran, no? Itong Magsaysay Bridge, dito kasi dadaan yung NLEX-SLEX Connector. Kaya tuwing umaga, simula ngayong araw, tuwing umaga, ay 3 lanes lang ang bukas, papuntang Legarda at Pacubao. Pero sa gabi ay 2 lanes lang ang bubuksan. At meron namang mga traffic enforcers na nandito para magmando ng traffic. Itong second segment ng NLEX-SLEX Connector ay mabubuksan Pebrero 2023. Carmina? Okay, so February 2023, Jack. So hindi naman ganun ka tagal ang iindain ng mga motorista dyan para intayin mabakbak yung Magsaysay Bridge. Tama ba? Go ahead. Tama. Itong pagde-demolish o yung pagbabakbak dito naman sa Magsaysay Bridge, ang target na binigay ng DPWH sa NLEX Corporation ay hanggang Disyembre ngayong taon. Pero yung pagbubukas ng second segment na hanggang PUP Santa Mesa ay mangyayari Pebrero 2023. Okay. Last question for me, Jackie. Maganda yung binigay mo sa amin na picture, no? Na talagang pag nag-connect na yan, talagang maiibsan yung pahirap sa ating mga motorista. Pero na-resolve na ba lahat ng right-of-way issues at good to go na talaga yung mga proyektong yan? Doon sa unang bahagi ng NLEX-SLEX Connector, yung mula C3 sa Caloocan at hanggang sa Espanya, ayon sa DPWH ay 95% complete na yung right-of-way na natugunan na issue. Ibig sabihin, 5% na lang, no, yung kinakausap nila mga nadaanan ng mga bahay at infrastruktura, good to go na. Kaya nga, pag okay na sa DPWH, okay na itong right-of-way issues, ang target ng NLEX ay mabuksan na itong C3 sa Caloocan hanggang Espanya
bago magpasko. Sabi nga nila, baka December 23 ay pwede na itong madaanan. Itong second segment naman mula doon sa Espanya hanggang dito sa PUP Santa Mesa ay Pebrero 2023 at ayon sa DPWH ay 80% nang tapos yung issue ng right of way. Kaya konti na lang daw yung kinakausap nila para maayos yung mga madadaanan nitong second segment ng NLEX-SLEX Connector. Alright. So mukha talagang Happy New Year at Happy Chinese Merry Christmas. Mm-hmm. Happy New Year. Happy Chinese New Year. Jackie, sa lahat ng motorista. Sino-sino mga Happy Valentine's. Happy Valentine's. Sorry, Jackie. Nakalimutan naman namin na araw ng mga puso. Tama. Happy sino-sino Valentine's. Mga kumpanya, Jackie, ang nagtrabaho dyan sa NLEX-SLEX Connector? Dalawang malalaking private companies itong NLEX at SLEX Connector. So, dalawang nagtugtong yan. So, dun sa NLEX, mula doon sa C3 Caloocan hanggang sa Santa Mesa, Manila, magkatrabaho dyan ay ang NLEX Corporation. Samantalang dun naman sa Skyway o sa SLEX Alabang na magtudugtong naman dito sa Maynila, yan naman ang San Miguel Corporation. So, magkakaroon lang ng ang mahigit isang kilometrong connector sa may Santa Mesa, Manila. At yun na, nakadugtong na ang NLEX at SLEX Connector. At ang buong linya na yan, no, ang buong proyekto na yan, 8 kilometers yan, elevated expressway, matapos ang 2023. Mm-hmm. At ito ay tollway, Jackie. Kumbaga, once you use the NLEX-SLEX Connector, may babayaran bang toll? Tama, may babayaran toll, pero wala pang ibinibigay sa atin na figures ang tollway at ang TRB or Tollways Regulatory Board at marami pa yung dadaanan bago magkaroon ng toll. At yun nga yung sinasabi sa atin na kapag once nabuksan na yung unang segment ng NLEX-SLEX Connector ay gagawin munang libre o wala munang babayarang toll. So bagay, ganun din ata nangyari doon sa Skyway, di ba? Noong unang pagbukas, libre, kaya ang daming gumamit. Kalauna, nagkaroon ng toll, medyo nabawasan. Pero marami pa rin namang dumadaan ng toll. So it is a parang joint project, no? Ng San Miguel Corporation and ng NLEX Corporation. Alam mo, kung ganun pala sabihin na natin, no, na magandang makita na dalawang malalaking kumpanya working together, di ba, to build, no? Mm-mm. Infrastructure na talagang makakatulong din sa mga motorista. Mm-mm. At sa ekonomiya. Mm-mm. Jackie, pakitanong mo nga, kailan nila gagawin yung Fairview Commonwealth Avenue connector to ABS-CBN? Tanong mo. Sige, nako, hindi ko alam kung paano sasagutin yan. Siguro sa traffic muna tayo. Ayun, sige, sa traffic muna. Ikaw naman, on the spot mo na naman si Jackie. Eh. And I trust in Jackie's powers. Pag tinanong niya yon, gagawin niya ni Secretary Manny Bunoan. Hindi lang niya sasabihin na, Jackie, he. Thank you so much, Jackie Manabat.